Siyempre, big fan tayo ng ating Queen Bea Alonso at ng aking baby papa. Baby na papa ko pa si Alden Richards na alam mo naman talagang, ay nako, isa siya sa mga malaking dahilan. Ano daw, pasensya na bossing Vic Soto ha, kung bakit lagi kami nakatanghod. Nakatanghod talaga si nakaganan sa Itbulaga dahil kay Alden Richards. Of course, bossing, si Jose Manalo, mga friends ko yan, si Manny Doza, Paolo Ballesteros, alam mo na, Paolo, Chos! Anyway, ayun nga, kasi diba, nung mga nakarang episodes, may mga kachika tayo na ang sources natin, yung mga taga-Viva. O eto na, isa pang kaibigan natin sa Viva Entertainment or Viva Films, ang nagsabi sa atin, dahil sila ang producer ng i-remake or Philippine adaptation nung South Korean film na A Moment to Remember. South Korean film, pero based ito sa Japanese diba, drama na pagsasamahan for the very first time nina Bea Alonzo at Alden Richards na naging very close last year pa dahil sa ginawa nilang hair shampoo conditioner commercial na sino sa Thailand, binalita natin dito yun na diba? Oo, head and chuchu. Sinabi ko na nga lang hair and shampoo ko, no? Pinakala, no? Mag-sponsor kayo dito, Chos! So anyway, ang ganda lang ng, kasi sabi nung ating kachika, talagang may foundation na ang friendship ni Alden tsaka ni Bea. Foundation in a way na, hindi yung foundation sa mukha, no? Yung may maganda na silang pundasyon ng pagkakaibigan kasi nawala na yung hiya, nawala na yung mga kakaibang nuances nila, yung ilangan, dahil kahit sumikat sila na nasa magkaibang network sila, nagkakausap sila. At dahil nga sa naging proyekto nila doon sa hair shampoo commercial nila na shoot sa Thailand, na-open ang linya sa kanilang friendship at na-extend pa to sa mga ibang common friends din nila. At eto na nga, sa pamamagitan ng Viva Films, napabalita natin ito doon kasi noong una nating sinabi, ang magpo-produce dito yung GMA at saka Viva, no? Tapos lately ito na, pumasok na ang APT Films, kasi ang APT siya po yung management outfit naman ni Alden, at saka sila yung nag-aano kay Alden because of Itbulaga, di ba? Sila ang producer ng yung sa tape sa Itbulaga, and APT yung kay na Mr. Tuviera. So pumasok na, as hindi ko lang alam kung magiging tatlong producers kung magsasali pa ang GMA 7 dito, pero definitely APT at saka Viva ang pinaka main collaboration nila para magsama itong si Bea at saka si Alden. At ayon nga sa ating chikadorang source, nag-uumpisa ng gumiling ang camera, nag-emote-emote na sila. Drama ito eh. Oo, ma-drama ito kasi may katungkol ito sa kwento ng mag-asawa na nagtapos. Hindi ko alam kung nagkaroon sila ng anak. Wala yata, no? Basta yung asawa na girl dito ang nagkaroon ng early signs nung hindi naman Alzheimer's yung disease eh. Amnesia ba? Parang yung dementia. Iba pa, iba-iba yun, ano? Basta yung gano'n na nakakalimutan sa sarili, hindi mo nakilala ang sarili. May gano'n eh. Tama, dementia ang ginamit na, hindi Alzheimer's, hindi ano. So, si Bea Alonzo yun. So, alam mo yung dramahan doon, di ba? Ang gandang doon. And kung paano i-handle nila yon at yun ang aabangan daw natin. Kasi alam naman natin ang mga situations nila ngayon, lalo na si Bea na binalita natin sa nakarang episode kung paano maligaya sa ating kaibigang si Dominic Roque. Si Dominic, by the way, kasamahan ko yan sa Gabay Kalikasan, isa sa mga volunteers doon. At doon nga kami naging close at naging co-host ko rin siya sa mga Gabay Guru namin, programs namin through Gabay Guru and PLD 10 Smart Foundation. So, masayang bata ito, makwela, mabait, tahimik lang, tapos masunurin, di ba? Kasi ako yung main host eh, tapos biglang ako nagdidirect direct sa kanya, ito ka na, dito ka na pumasok, ito sasabihin mo, ito na lang banggitin mo, ha, ganon, sa stage yan. Kaya natuwa akong katrabaho siya. And si Bea rin, matagal ko na rin kaibigan yan, pag nagkakasalubong kami, nagkikita kami sa lobby ng ABS-CBN, sabi ko nga dun sa nakaraang episode o sa nakaraang vlog natin, entry natin na,
mas komportable ako sa kanyang mag-open up or magtanong at kumustahin ang buhay, pag-ibig niya or yung personal na bagay sa kanya, kesa noong mga panahon na naging close din ako kay Gerald Anderson through Faces and Curves naman, 'di ba? Kasi si Gerald siguro, dahil hindi nga siya pala salita, hindi siya parang isang tanong isang sagot, ay ako ang dal ko, nakakasampung tanong na ako, may isang sagot, wala pa siyang sinasagot. Diyos! Ganon, charot! Nahiyano mo na ako dun sa'yo, yun ba yun? Pay attention. So anyway, kinikwento ko dito lang na ang ganda lang pag naalala ko yung mga ganong moment. Kaya nung kinikwento sa akin nung Viva film source natin na ang saya ang ganong mga yung first meeting nila dun sa parang hindi naman masyadong formal na meeting, yung meeting nila ni Bea, ganyan-ganyan na parang ang magiging treatment lang, laro-laro, kasi nga drama-drama na yung pelikula na gagawin nila, na i-direct ni Direk Ruel si Direk Ruel Naval ang magdi-direct nito, si Ruel Naval ng ano, nakilala naman natin na maraming mga drama dinirect din, so maalaalam ko kaya si Ruel, ano. So anyway, abangan natin yan, masaya yan, kasi lalo ngayon na naalala ko sa mga kasi usok-usok ngayon sa mga vlogs yung jojowain o totropahin, yung mga ganun, di ba, yung mga ganun-ganun mga celebrities na fini-feature. At ang latest ko nga nasilip doon si Chris Aquino, di ba, na kahit nga si Rosanna Roses, naloka ako sa kanya, ha, sa edad niya yan. Tinanong pa talaga siya kung sino yung mga jojowain at totropahin. Anyway, kasi natuwa, naikunay ko lang kasi madalas na sinasagot si Jesse Mendiola pala, natanong din tungkol doon. Madalas na sinasagot nila na masarap daw na jowain or ideal na maging husband si Alden Richards. Palakpukan naman natin yan. Diba? Parang ang dami-dami mga female celebrities na nagkakaisa na ang tingin talaga nila sa isang Alden Richards ay masarap jowain, masarap asawahin, masarap gawing husband. Kasi totoo nga naman, alam mo, pag napapanood mo siya sa Eat Bulaga, especially pag nag-host siya doon sa portion ng Bawal Judgmental, ang lalim niyang magtanong eh. Malalim na naiintindihan ng marami. Yung nakaka-relate ba, nakaka-connect agad siya doon sa puso ng mga nanonood. Ang daming episodes na mga madadrama, pero nagagawa ng twist ni Alden as a host, na itanong niya yung sensible and yet yung hindi masyadong seryosong tanong. Diba? Natural lumalabas sa kanya. Kaya ang tingin ko sa kanya, pag naging jowa mo siya o naging asawa mo siya, hindi lang siya yummy. Ano ba yung kalandi ako? Malabas. Kasi siya na, baby ko naman yun, no? Anyway, sabi ko nga. Anyway, kaya ako, Viva Films, kaibigan nyo naman ako, no? At co-manager naman ako ng ilang artist dyan, ano? Talaga ginanod ko, no? Sige na, gawin nyo akong publicist nitong ano eh. A moment to remember, napresenta daw po ako. Ano, pinresenta ako? Why not? Oo, Miss Ferlin, sa promo, added promo. And kay Veronique, alam mo yan, kay kapatid na Veronique Del Rosario Corpus. Di ba? Kay Vincent Del Rosario, kay Boss Vic. Eto na ako, nagpipresinta Viva. Pero syempre meron namang ano yun, meron naman yung APT. O pati sa APT, Mr. Tuviera. Eto ako, kunin mo naman ako. Tos! Hindi. Kasi ang saya lang na siguro pag in-interview mo sila tungkol sa pelikula, tungkol sa experience nila sa paggawa nitong movie, tapos isusulat mo, tapos yung mga bonding moment, karanasan, etc. Magaling ko maisusulat yun at may ipopromo natin ng bonggang-bongga. Kaya get me. Nayaka naman ang metros! Anyway, ang saya lang, aabangan natin yan. And hopefully, pag talagang maluwag na maluwag na tayo at hindi na po ako napaparaning sa COVID scare at kung ano pa man bagong virus ano natin dyan, with all do pag-iingat at kung ano-ano pang gagawin natin, sana madalaw natin yung isa sa mga shooting schedules nila. Shooting schedules. Kasi parang dadali namin ng Unbettable Channel ng wagas na wagas doon. Kasi with Bea, with Alden, saan ka? Paano pa ako magkakamali doon ng mga emote? Siguro mapapatunga nga na lang ako. Diyos!
At dahil dyan, hindi ako magpapatunganga ngayon dahil abangan po natin yan. Very soon, hopefully this year, mapanood natin ang maayos-ayos na at sa ibang platform man yan. Pero kailangan natin suportahan. A Moment to Remember, ito yung kauna-unahang movie project na pagsasamahan ni Bea Alonzo and Alden Richards under Viva Films and APT and GMA Films siguro dyan. At sa lahat pa po ng mga ibang makakasama nila, ang tabayanan ninyo ang Unbettable Channel dahil sana madalaw namin yan at presenta na ako kanina kahit nahihiya ako, tinapangan ko ang aking hiya. Dahil dito sa Unbettable Channel, huwag tayong mahiya, i-bash nyo na ako. Wala kayong magagawa dahil ako ito, ang papa-unbettable ng bayan, kaibigan, kapamilya, kapatid, kapuso, ka-team, Unbettable. Diyos maray na banggi, Diyos maray na aldaw. Bye-bye! Nasa na music ko. Happy birthday to me. Happy birthday to you sa February 14.